At dahil uso ang buhatan ng motor, ng sariling motor challenge, bubuhatin natin ang aking motor. Tara! Ride safe lang kayo mga kabirides. Okay, nandito na ang part 2. Part 2 ng aking pagbukas ng makina ng aking motor. Naghahanap pa rin tayo ng pyesa sa ngayon. Na balin, babiyahe ulit ako. Hindi ko alam kung saan tayo makakarating nito. Maghahanap-hanap tayo ng pyesa ko. Ito, pagod. Ayun, dito na tayo sa Indang. Bumili na lang ako ng pang change oil. Dahil hindi naaabot yung tread niya doon sa ilalim ng crankcase niya, tatry natin, hindi, mahirap kasi pagpuputulin tapos i-weldingin dudugtungan. So ang gagawin ko lang siguro, babawasan ko ito ng konti. Ito, yan, mga butas niya,
Palalalimin natin ng konti. Sa pamamagitan ng grinder, lap disc 100 ang bala. Lap disc. Mga kabirays, ingat-ingat lang pag ano pag-grinder, baka kasi tamaan yung ating ano valvula, yung bearing niya dito sa camshaft. Sana lang umepektive dito, dahil kung hindi lagot ako, makakabili tayo ng bago nito. Kailangan tansyado nyo ang pag-grinder lang dito kasi baka tumama dito. Dito. Ngayon, kung tumama siya ng konti, makakapaglagay ako rito ng washer. Yan, makakapaglagay ako ng washer. Pero sana wag naman tumama, no? Kasi natansya na natin siya. Ayan, linisan muna natin lahat ng gasolina. Itong oil filter dapat talaga hanggat maaari kada change oil magpalit tayo ng fuel filter. Pero dahil wala pang budget, saka na muna yan, madali lang naman to. Basta pag kayo nag change oil, palit ng fuel oil filter. Okay. Nakakaalam ko paano paglalagay ng piston rein. Panoorin niyo lang yung video ko na ano yung sa tamang paglalagay ng piston rings. Doon mapapanood niyo kung paano tama paglalagay ng piston rings. Pag maglalagay kayo ng piston ring, dapat narito yung araw, kung makikita nyo yung araw. Yan yung sa unahan. Yan. Ang piston, ayan, may araw din siya. Kung saan siya dapat nakaharap. Ayan. Yan yung unahan. Ito meron din. No? Ito meron din. Yung isa kong luma, meron din. Pagpakaliwa, pahigpit siya. Pagpakanan, paluwag. Ito, makikita nyo. Yan. Naluwag siya. Pagpakaliwa, tutulak yan. So, hihigpit yung ating chain guide. Sa kasamaang palad po, ang aking motor ay hindi ko naayos. Naibalik ko ang kanyang mga pyesa, pero ang takbo niya ay hindi ko pa rin naibalik. Kaya't nagpasya na ako na dalahin ito sa mekaniko, sa totoong mekaniko. At gayon ang nangyari, ipinahila ko na lang ang aking motor
security sa aking kapatid upang maayos ng maayos talaga. Dahil hindi ko na siya mapaandar ng gaya ng dati. Kaya napagpasyahan ko na kailangan na ng mekaniko. Hindi pala pumalam natin ng isang bagay ay madali na natin itong magagawa. Kailangan pa rin ng sapat na kaalaman at ang aktwal na kaalaman para magawa natin ng maayos ang isang bagay. At hindi lahat ng bagay na ating nalalaman ay sobrang alam na natin. Kailangan pa rin natin ng sobrang sapat na kaalaman para magawa natin ito ng tama. Pero dahil sa aking pagkakamali na ito, sigurado magkakaroon ako ng sapat na kaalaman at isang pagkakamali na gagawin na natin na tama upang maiwasan ang mga pagkakamali. Sa totoo lang po, nalungkot ako nung dalawang araw ko na siyang ginagawa na pasaglit-saglit lang ay nakaramdam ako ng panlulumo at sobrang na-stress ako. Nagtawag sa akin ang mekaniko, okay na daw si Kirby. So salamat sa Diyos at makukuha na rin natin. Tuloy natin. Kukunin ko lang ang aking motor, nadamay pa ako sa pagpunta rito sa mall. Kaso napapunta muna kami ng 13 para diretso na rin ang mga bili ng mga kailangan sa bahay. Nakita ko na si Kirby, okay naman ah. Mamaya, kukunin ko mamaya.
Whew, I'm back. Grabe, na-miss ko lang sobra si Kirby. For 3 weeks, halos hindi ko siya nagamit.